Hi guys, si Monty ng Mayonnaise. As you can see, nagkakalikot ako ng mga effects, nagigitara ako. Galing kasi ako ng gig, so inaayos ko lang yung gamit ko para bukas sa gig namin, maayos na yung gagawin ko. Pero hindi yun yung video na to. Naisip ko lang na kwentuhan kayo. Malapit na yung River Maya reunion. Si Mark, si Nathan, si Rico, tsaka si Bamboo. First time in, I don't know, almost, siguro 20 years na. Very spontaneous lang tong kwento ko sa inyo kasi habang nagigitara ko, na-realize ko lang kung gaano sila ka-importante sa akin at sa bandang Mayonnaise. Siguro kung walang River Maya, baka hindi ko naisip magbanda talaga. Of course, lahat tayo, Eraserhead siguro yung unang Pinoy na banda na napakinggan, lalo na kung kasing edad tayo, Eraserheads talaga, napakaganda ng mga album, napaka-prolific magsulat ni na Ellie. Pero River Maya kasi yung banda na parang para sa akin, sila yung naging dahilan kung bakit gusto ko magbanda. Bakit? Back in 1994, if I'm not mistaken ha, kasi madaling araw na ngayon eh, habang sinushoot ko to eh. Basta mga 1994, grade 6 ako, nausot talaga yung pagigitara sa school. Kung saan kami nag-aaral. Eh kung saan kami nag-aaral, doon nag-aaral yung kapatid ni Mark Escueta na si John Joe, batchmate ko. Kunento sa akin ni John Joe na meron siyang kapatid na nasa River Maya. Dahil doon, syempre pinakyaw namin yung album nila na una, yung self-titled album nila. Napakaganda ng album na yun. Yung Ulan, yun ata una ko natutunan eh. So, basically, yun na yun eh. Parang, oh, very personal na yung ano eh. Very personal na yung connection. Batchmate ko si John Joe, kapatid niya si Mark. Years after, syempre daming bandang dumating. Pero, para sa akin, nung linabas nila yung trip, tapos si Rico nun, parang purple pa yung buhok, medyo dun parang na-identify ko yung sarili ko na, oh, parang sarap nga magbanda. Lalo na kung una kong best narinig yung ano, yung Kisap Mata. Kasi syempre, parang galing keyboardista si Rico, tapos songwriter siya, tapos naging gitarista siya. Parang bigla kong na-realize na hindi naman kasi ako magaling mag-lead or mag-scala. Pwede ka pa rin, alam mo yun? Pwede ka pa rin magbanda. Parang hindi mo kailangan sobrang hindi kailangan ganun. Pero kung mga, alam mo yun? Kaya yun! Doon ko naisip, sige, magbanda ako. Tapos tumagal na tumagal, alam mo, sobrang small lang talaga ng mundo. Nung college ako, may tropa ako si Carlos Castaño. Tapos sabi niya, pare, eh medyo konyo yun eh. Dude, you wanna record your, ano, your demo? Ganyan. Shout out, Carlos. Sabi ko, sige ba? Doon tayo sa studio ni Mark. So parang, wow. Sa studio ni Mark Escueta. So punta kami doon sa Birdhouse, kung tama ba yung memory ko. Back in 2001. Doon sa Birdhouse, na-meet ko si Mark. Formally sinabi ko, Mark, kapatid ko sa, eh, kaibigan ko yung kapatid mo. Si John Joe, ganyan-ganyan. Kwento siya, oh, small world, ganyan-ganyan. Tapos, nag-record kami doon ng limang kanta. Nandun yung Bakit Part 1. Nag-record din kami ng ipagpatawad mo na comedy. Alam ni Mark yan. Mark, kung napapanood mo to. Tapos, parang lumitlalo yung mundo noon eh. Kasi parang nagbabanda ako, Mayonnaise na talaga yun. As in, gumagawa na kami ng mga original songs. Tapos si Mark ang nagsabi, uy, yung demo nyo, baka pwede ko padala sa RX. Kasi dati sa RX 93.1, pwede ka magpadala ng mga demos para may mga parang band explosion. Semi, ano siya, band contest. Or band contest talaga. Basta yun. Sinali niya kami doon, pare. Mare. Para pantay. Tapos, edi na nga, lit na nga ng mundo. Gumigig na kami ng madalas si Mayonnaise.
biglang nanalo yung River Maya sa MTV ata ng tuloy ang ligaya or umaaraw umulan. In-invite kami ni Mark. Nagfronta kami sa River Maya. Yung lineup na yon, yung si Rico na yung kumakanta, ando na si Kakoy, ando na si Mike, ando na si Japs. Nagfrontak yung mayonnaise sa River Maya. Doon na talaga parang, uy, karera na to. Or, alam mo yun, parang seryosohan na. Nagfronta kami sa River Maya. Hindi ko makalimutan yan sa Glorieta yun eh, sa taas. Sa may street life. Ang dami kong nakilala sa eksena dahil doon sa gig na yun. Sobrang laking exposure noon. Nakita ko kung paano si Mark at si Rico mag-usap sa stage, off stage, soundcheck, after the gig, kung paano. Alam mo yun, yun na yun eh. Tapos, alam niyo naman nangyari. Nagsulat ako ng mga kanta. Sumikat yung unang album namin. Alam niyo ba, trivia to? Yung kanta namin na Jopay, alam niyo yung inspirasyon nun? Incubus tsaka River Maya. Kasi yung chorus namin, di ba? Dadalhin kita sa aming bahay. Di ba yun yun? Sasabihin ko na sana aaminin sa'yo lahat. River Maya yun. River Maya yun. Sobrang, yun nga, gaya nga sabi ko, spontaneous lang to. Wala akong script, wala ako kahit ano, wala sa plano, pero gusto ko lang talaga magkwento. River Maya talaga yung parang pinaka naging parang personal na banda para sa akin. Parang sila yung peg eh. Kung sa ibang bansa, Foo Fighters, para sa akin, Maya. Kasi unang gig ko ever na male-fronted. Ah. Kasi unang banda na napalad ko ay si Barbie, Hungry Young Poets. Ang una, River Maya. Pero nakakatawa dito, backtrack lang tayo konti, yung River Maya dapat tutugtog sa high school namin. Kaso hindi natuloy. During the free era to eh, yung free, yung libre lang nila pinamigay. Hindi natuloy kasi sa noise pollution dito sa village namin. Hindi natuloy. So, ang nangyari nun, binigyan na lang ako ni Mark ng pirmado na free na album ni Nathan, ni Rico, tsaka ni Mark. Ganun ka personal. Hindi ko makakalimutan talaga. Konti na lang, pero ang mga parang pinaka talagang memorable sa akin ay yung nung umabot sa punto na nung gumagawa na ng album si Mayonnaise, naalala ko may vlog, hindi vlog ah, blog, B-L-O-G. Si Corick, si Rico, at nilagay niya doon yung pula. Re-review niya. Baka hindi na naalala ni Corick to. Ni-review ni Rico Blanco yung album namin na pula na nilabas namin noong 2010. Para sa akin, sobrang laking bagay noon. Hindi ko na nga maalala kung anong pinagsusulat niya, pero natuwa lang ako na napansin niya ako. At napansin niya talaga ako dahil nung mga around 2012, dahil kay Angie Ruzul, shoutout Angie, naging gitarista ako ni Rico Blanco. Isipin mo yun. Di ba, yun nga yung lima, Mike, Japs, Kakoy, Rico, Mark, umalis si Rico. Nung umalis si Rico, nag-tell me something siya. Bago siya mag-fiestamatic, kinuha niya akong gitarista. Sobrang pinakamasaya kong sa pagbabanda, yun yung pinakamasaya ko. Sa Mayonnaise, maraming highs, maraming lows, pero sobrang saya ko lang nung gitarista ako ni Rico. Ito yung era nga na bago mag-fiestamatic. Sobrang surreal lang. Naisipin mo yun, back in 1994, kinakapa ko lang mga kanta nila. Nag-record ako sa kay Mark. Tapos biglang fast forward 10 years, 20 years after. Yun. And lastly, kaya sobrang personal na to. Dahil kay Mark, nung nakita ko si Mark na tumutugtog yung River Maya para kay Lenny, sabi ko gusto ko rin nun na. Sobrang bait nila Mark. Message lang ako sa kanya, baka pwede rin kami tumugtog. At the rest is history. So yun lang, gusto ko lang sabihin, kung walang River Maya, baka walang mayonnaise. Kasi hindi ko maiisip na pwede akong maging successful sa pagbabanda. Dahil lang nakita ko si Mark na galing sa eskwelahan ko, at saka si Nathan din, galing doon sa eskwelahan ko, sumikat. Yun. At di ko rin pala makalimutan na si Bamboo ay nakalaro ko ng football or soccer sa mga hindi nakakalam. Naglalaro siya ng football sa may Cuenca.
So isipin mo yun. Actually, hindi pa ako nadagdag eh. Nirecord ko rin yung Bamboo na band nung nagtatrabaho pa ako sa tracks. So, si Mark, kapatid niya, propa ko, sa kanya kami nag-record ng demo. Si Nates, nirecord ko yung bandang Bamboo. Hindi ko makakalimutan yung mga usapan namin sa studio, pero titripan niya yung eraser nun eh. Kasi mukhang, i-blip mo na lang, mukha kasing hindi ko makakalimutan si Bamboo kasi naka-football ko siya, naka-soccer ko siya kung paano siya gumalaw sa stage. Ganun. Say it for me! Ganun siya mag-football eh. Di ba? Tapos si Rico, nakapag-gitara ko para sa kanya. Nakamuntikan ko nang i-give up yung mayonnaise para lang maging kabanda si Rico Blanco. So yun lang. Sorry, wala lang. Emotional lang. Kasi madaling araw na. Pero hindi ko makakalimutan yung River Maya. So congrats sa inyo. At panoorin natin lahat sila sa Feb 17 River Maya Reunion.